Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abraham, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ko ng isang baka, isang kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga bubitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abraham. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, "Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam tugon. Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aki mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin tugon. Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin tugon. Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga tugon. Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan." Ang ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roo'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid,
aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaniningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan siya ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon.